halos walang katao-tao. Sana po pauwiin niyo na kami. Kasi tao din naman po kami. So what is up you guys? It's Torsh and this video is about the novel coronavirus. Right, as we reported earlier, the president has put the entire Luzon under what the palace calls an enhanced community quarantine. After her lab results arrived today from the Victorian Infectious Disease Reference Laboratory in Melbourne, Australia. The DOH, however, continues to guarantee the public that all necessary precautionary measures are being taken to halt the spread of the virus. So last Monday, I went to work because I really need to go to work since I am still on my nesting period. So kailangan talaga namin pumasok. Sobrang wala akong masakyan. Umalis ako dito sa bahay na 8:50 a.m. and dapat ang pasok ko noon eh 1 p.m. So nag-abang ako ng mga 1 hour and 25 minutes para lang makasakay. Sobrang walang dumadaan kasi yung mga dumadaan meron na silang mga sakay. Eh, syempre, since merong social distancing, hindi pwede basta-basta magpasakay. Well, luckily, I was able to arrive in Eastwood earlier than what I expected kasi wala naman masyadong traffic at nakaiwas ng checkpoint yung sinakyan ko. Hindi ko alam kung sinadya niyang umiwas or talagang dun siya dumadaan. Pero kasi walang checkpoint na nadaanan yung binanasakyan ko. At syempre, kinakabahan naman ako. At natatakot din ako para sa, hindi lang para sa sarili ko, para din sa health ng mga kasama ko dito sa bahay. Kasi may kasama akong mga matatanda. Kung ako makakaligtas sa virus or makakayanan ng immune system ko i-resist yung virus. Well, ako hindi ko sure kung mag-resist ng immune system ng mga matatanda, kaya natatakot. And nung pagkasakay ko pa ng may siguro sabi nating middle age na matanda na umapear sa akin kasi sobrang saya niya na nakasakay na siya sa UV. Sabi niya, "Yes, nakasakay din tayo." Tapos ako naman, umapir din ako. So upon arriving to Eastwood, very unusual nung mga nakita ko doon. Kasi usually, ang Eastwood, sobrang daming tao, mapatanghali, mapagabi. There are a lot of people roaming around. Siyempre, mga nagtatrabaho sa mga call center, mga nagsha-shopping, yung mga nakatira doon, mga nag-iinuman, having some time of their lives, mga ganyan. And pagdating ko doon, sobrang walang tao. Kahit yung mga restaurants, mga kung ano-ano, sobrang wala. But I shit you not, never ko nakitang ganun ng Eastwood. Sobrang tagal ko na nagtatrabaho doon, pero never ko pang nakita na naging ganun ka-ghost town ng Eastwood. So it's really bizarre for my eyes. Talagang inagahan ko na bumiyahe para lang makarating dito ng maaga kasi ayoko ma-late. Pero noon nasabi ko sa trainer ko, hindi na ako makapasok ng maaga at 1 hour na ako nag-aabang ng UV doon at hindi pa rin ako nakakasakay. Kaya sabi ko, baka bumalate ako kasi halos 1 hour na hindi pa din ako nakakasakay. Pero awa naman ni Lord at nakarating ako dito. Naganap na ang coronavirus. Ginagawa ko tong vlog na to kasi sa kasagsagan ng coronavirus, eh meron pa rin pasok ang mga call center agent na kagaya ko. Hindi safe para makasilamuha dito. Salute ako sa mga frontliners dyan, sa mga guards, sa mga doktor, sa mga nurse. Hindi po ako nagtitiktok. Kailangan ko bumili ng kape. Tsaka, kailangan ko na rin mag-set up. Kaya ako ipapasok na! So
So after roaming around Eastwood na nag-vlog ako, I went back to our office. And nung una, syempre, that's around 1 p.m. Wala pa masyadong balita akong natatanggap that time. Me and my workmates went peacefully inside the training room. Wala pang nagpapanik sa amin. Siguro, ano, nangangamba lang, pero hindi nagpapanik. Naiisip namin, ano kaya yung pwede mangyari since sobrang hirap makapasok, paano na yung mga susunod na araw, and for sure, lalo kaming mapupuyat kasi yung transportation, kailangan namin umalis ng maaga sa bahay. Land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020. And to end on April 14, 2020. While we were in the inside the training room, we heard the news na magla-lockdown na daw ang Manila pati means of transportation. That's the time na panic na kaming lahat. Ang gusto naming mangyari eh makauwi na kaagad. Hanggat pwede pa kaming makauwi eh gusto na naming pauwiin na kami. Habang nagdi-discuss yung trainers namin, hindi kami makapag-focus talaga kasi ang tanging nasa isip lang namin ay makauwi na at kung ano yung pwedeng mga mangyari sa mga susunod na oras, baka hindi na kami makauwi, baka nandun na lang kami sa Eastwood ng isang buwan. Kahit nung pinag-lunch na kami, ako lang halos yung kumain and yung mga ka-wave ko, yung mga ka-team ko, eh hindi sila makakain kasi syempre hindi ko naman sila masisisi na hindi sila makakain kasi syempre nag-aalala rin sila sa buhay-buhay nila, sa mga pwede mangyari sa labas. Hanggang sa pinayagan na kami lumabas ng boss namin para mag-grocery, nabihan kami na you guys can go outside to do your groceries para bago man lang mag-uwian or mag-lockdown. Eh, meron na kayong mga grocery na maiuwi sa inyo. We went outside our building to head on to the nearest supermarket. Pero pagdating namin dun, sarado na. Sarado na yung grocery, hindi na makapag-grocery yung mga kaibigan. Shop na. Ah! Oh, tek! Sabi sa amin yung isang crew doon, sarado na daw nila yung supermarket kasi yung mga tao nagpapanik buying na. Tinanong nung kaibigan ko kung bukas pa daw ba yung Robinsons dito, yung supermarket. Ayan. Kaso, sabi, sinarado na daw kasi nagpapanik buying daw yung mga tao. So as the night gets deeper, lalong walang masasakyan. Siyempre, hindi ko rin naman masisisi ang company kasi they really need to make a hard decision. Pag-isipan maigi yung mga steps na gagawin nila sa mga empleyado nila. So I understand that part of the company and naiintindihan ko din yung part ng mga katrabaho ko. I know na minemaintain nila yung sarili nila na huwag magpanik kagaya ko because really the worst thing that we can do is to panic. 9:30 pinalabas na kami at I got home safe kaso nga lang sobrang tagal ko nag-aba ng masasakyan. Nag-cutting trip na nga ako. I was thankful kasi bago mangyari tong pandemic na ito ay nakauwi na yung tita ko dito sa Pilipinas from the United States. So the important thing is about sa nangyayaring ito kasama na ang no work, no pay na napakasakit sa bulsa.
people learn how to have a proper hygiene, learn safety precautions, you have to wash your hands. We also, as humans, also learned how to value the earth and also ourselves. And lastly, earth takes a break from us humans. Now, you can use this 30-day trial inside your house to create new things or to explore your house. You can read, you can expand your knowledge, you can even dance, or even have bonding time with your family. Ito yung mga panahon na dapat natutulungan tayo. Lagi magvitamins, face mask at alcohol. Be safe and we can get through this. Gusto ko pala idagdag, sobrang nag-worry ako dun sa mga tao na pinipilit pa nilang pumasok talaga, as in sobrang, kahit sobrang delikado na. At may video din ako na napanood na sinasabi niya na mahirap maging mahirap, kasi oo nga naman, kung hindi sila magtatrabaho, paano sila kakain, paano kakain yung pamilya nila. Sobrang nakakaiyak lang, kasi parang sa sarili ko, wala akong magawa para tumulong. Basta, hindi ko na lang sasabihin, naiyak ako eh. Basta, be safe na lang at hanggat maaari magtulungan tayo. At sana na-enjoy mo itong video na po. Please like, huwag niyo na i-share, subscribe na lang to my YouTube channel. Thank you!